First Corinthians chapter 15. Basahin lang po natin yung unang verses at then yung last. Hindi na po kayo? First Corinthians chapter 15. Wala niyo ba yung gano'n? Yan. Tulungan niyo si Teya. First Corinthians, nasa ano yan? Bandang Lihan. Okay, tapos ang Acts, Romans, First Corinthians. Acts, Romans. Usahin natin, First Corinthians 16. 1, 2, 3, 4, 4. Then last verse. Jadi, first one, let me go. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. If you keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Explain ko ano, last lang po sa pagbasa ng salita. This chapter, Lord, which covers, Lord, the resurrection and paliwanag after nyo po at ang dapat namin kami dahil ang resurrection is true and they are fathers are true also Lord and they are faithful to be prayed sa amin na pag-aaral nyo convince sa amin ang dapat namin gawin as after we are saved now ang kailangan namin gawin after so we pray natin magkuha sa amin about commitment about not being moved na hindi kami maintinig Panginoon kahit kami ay mahina minsan kayo ay malakas so pray na kayo po ay sa amin, sa amin, sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Magpunta tayo. Magandang umaga po sa lahat. Title po nito ay, I shall not be moved. Sabihin, ang pag-aaral ng sang commitment, dapat tayo, mga Kristiyano, ang anak ng Diyos, maraming pagsubok, di ba? Ngayon na nga yun, si Brother Frank, oh, talaga rin eh. Ramdam ko yung kanya, lumalaban naman siya eh. Gusto niya pumunta sa church. Gusto niya talaga eh. Nasa dayahan lang ah. May pabaho siya last week. Lagang, kailangan niya pumasok, di ba? Kailangan ka pera. So, medyo, katika nga siya ng mundo before, so lalo siya ngayon tumuturo sa akin. So, gusto niya. Pero, minsan, mahina tayo, di ba? Pag mahina tayo, may gusto tayong gawin, hindi natin nagagawa yung gusto natin gawin, okay? So sa akin, ang basic ngayon sa mga bagong ligtas. So, si Claire, ligtas ka na ba? Sigurado? Saan ka pupunta? Pumatay ka? Okay? So, bago saved lang si Claire, kailan? Last week lang, di ba? So, ano kailangan gawin ng bagong ligtas? Si Kia, kailan na ligtas? 2016 pa, si Savannah. Save ka na ba? Hindi pa. Oh, yes! Ay, kahapon. Tumanggap ka ulit kahapon? Pero dati tumanggap ka lang. Ngayon, yung mga bata, minsan madali ma-shake, diba? Pero maniwala kayo mga bata. Ang Panginoon ba ma-shake? Buti siya. Especially kayo nga, kung hindi naman kayo masyado rebellious, kung maintindihan nyo agad yun, manampalataya lang sa Panginoon. Diba siya ay Diyos? Patawang tao, napatay para sa kasalanan natin, tubusin tayo, nangaral ng katuwiran. Kasi pinakong pa siya sa kus, wala siyang ginawang masama. Bakit? Kasi nga, sacrifice para sa kasalanan. Daling intindihin ng mga bata. Pag tinanggap mo siya nung nanampalataya kay Jesus Christ,
ikaw ay ligtas, ano mong gagawin yun? At kung ano mong edad si Stephen, kailan naligtas ko? Same na ba? Baptized ka na, di ba? So, kailan ka naligtas? Seven. Okay, naalala ko yun. Naalala ko pa, di ba? Or nag-share sa'yo, bata ka pa, ganito ka pang bata, oh. So, naisip ko kasi si Stephen, namunong na itong sinukaling. Namunong na sumaway, ano? Wala ka, nasira na ng word of God, at tumanggap naman siya. Kasi yung bata, talagang madali tumanggap naman. At yun na yun, save ka na nun. Pero minsan, pinagdududahan mo, nalilito ka. Okay, kaya din kanina, pinag-aaral yung repentance na yan. So, nakakalito yan, no? Kaya ang pag-aaral ngayon, yung pag na-save ka na, commitment mo. Tutok si Johan, ganyan lang ha. Nag-inig ka Johan ha. Kung sinabing commitment, may mga bagay kasi na hindi tayo committed masyado. For example, dami nag-i-invite sa atin minsan, di ba? Oh, punta ka sa, ano, ayun, hindi ako makakapag-commit. Tulad nung aming, ano, mayroon kami, ano na yun eh. Reunion. Yan, oo. Last November, medyo ilang buwan na nilang pinaplano yun. Sabi nila, pag sa Facebook, di ba, invite. Tapos, going, not going. Ano meron pa doon? Going, not going. Maybe going. Okay. So, pag maybe going, walang commitment. Pag sinabing going ka na, yung sabihin nun, nahanda na, kasi naman yung naghahanda yan. Ayun, going yun, 20, siguro yung tatlo dyan. Tatlo. Paghahanda na kayo, kasi may commitment na kayo na pupunta kayo. Pag pupunta kayo, eh, dapat umagayin, okay, may preparation dyan. Yan, so, yung mababaw na commitment yun, attendance lang yun. Pero sa atin, ano yung mga commitment dapat ng mga tao? Nakulala na sa introduction, ano yung sabihin ng commitment? Okay, the plain or sincere, steadfast, fixed city of purpose. Ibig sabihin, pag yun ang nag-commit ka doon, ano ba yung mga kinukumit natin? Bad? Marriage. So, sinabi mong siya lang, to you, till death do us part, in goodness and in health, in poorer or richer, okay? Till death do us, sa commitment niyo, wala nang hiwalayan niyo. Pero parang hindi kong gusto yung asawa ko ngayon. Yung kaso kasal ka na, hindi pwede. Dapat. Yung commitment. Ano ba? Saan ka may commitment? Wala ka pang commitment. O si Jamie. Church. Sa church, diba? Sa church, actually, ang pinakamagandang matutunan ng commitment sa church. Kasi sa church, hindi kami pinitin. Masama sa amin sa pabaho. Ang commitment doon, siyempre, pumasok ka. Kaya may buhay ka, di ba? May masakit ka, siyempre may salamat sa Panginoon. Sa merong gobyerno natin, merong SL, na 7 days, mandatory yun. Pero pag maganda yung company, medyo dadagdagan pa yun. Na sa amin, 15 days. Okay? Sa amin, 17. Sa inyo, 17. Pero kailan lang yun, dahil ilang years ka na. 5 years ka na. So, sarap kong mabsent. Anyway, pero may commitment ka pa rin sa amin. Kahit yun, tumawag mo yun. Pero ngayon, naka-flight mode ako. Gintin siya ako. Pero may commitment kami doon. Kaya binibigyan kami ng loads. Load namin ba? Dila ng load ba? 3,000 a month. Naubos mo yun? Hindi, di ba? Kaya maganda lang, pwede kang bumili sa amin. Unlimited ba? Unlimited call, unlimited text, unlimited mobile. So, di ako pwede kumitin. But anyway, andun yung commitment nila na babayaran nila yun. Pero commitment namin sa kanila, hindi ka pwede sabihin, ba't di ka tumawag siya? Wala akong load eh. Kasi load mo, unlimited eh, di ba? So, hindi mo masabing, so may commitment ka sa trabaho. Kasi pag bumagsak yan, kahit, ano nga, raise mo sa daming issue. So, may commitment yun kasi dapat hindi mapuputol yung pressure, diba, sa hotel ko. Ay, naglo-load din, mapag-load. So, ano pa yung mga commitment natin, Daddy? Sa, may loan ka sa banko. May loan ka sa banko, nag-agreement kayo, to. Sabi, magbabayad ka, kailangan bayaran mo, nakaalala ko pa na yun. Kailangan bayaran. Ay, sabi, Jay, sa church pala, balik tayo sa church. So, anong commitment sa church? Marami din. So, syempre, attendance, no?
nasabi natin lagi, ang hirap lumago ikaw, sabi mo, maglilingkod ka sa Diyos, at mabihan, hindi ka kamahalin. So kaya magpay natin si Meris yun, pero hindi wala, kailangan paglaban. May time na kailangan paglaban eh. Sa Bible, ganun, yung mga tinuturo sa Romans 13, di ba, na kailangan mag-submit tayo sa authority. Pero nung hinuli sina Paul at sina, sorry, sina Peter and the others, masabi nila, dalawang beses sila eh. Huwag na kayo mag-preach, ha? Ayan sabi nila. Sige, hindi namin mag-preach. Hindi, sabi nila, judge between me and thee, whether we will obey God. No? Sabi nila, hindi. We will obey God rather than man. So pag yung autosan na ng Diyos, ang yung sinasagasaan, kung sino yung gobyerno yan, sino ba nagbigay ng gobyerno? Sino ba nagbigay ng kawakatan natin? Yung gobyerno ba? Yung ibang mababaw ang pangunawa, gano'n lang yun. Kaya naman tayo may kalayaan sa Pilipinas, binigyan tayo ng gobyerno. Pero ba't pa nagkaroon ng gobyerno? Wala. Noong una, chaos yan, pero dahil ang Diyos na nagbigay sa atin yan, naiintindihan natin ang ano, baka tayo mapatayan. Pwede naman tayo magsama-sama, di ba? Mas maunlad pa tayo, magtulungan tayo. Kaya ngayon, karamihan ng bansa, yumayaman, payaman ng payaman, di ba? Problema, spiritual, hindi laging gano'n. Ibang yumayaman sa material, nagiging ano, sa spiritual, karamihan sa Europe, gano'n. Pero yung US, lumalaban pa. Pilipinas, medyo maganda pa tayo eh. Medyo nakulong kasi tayo ng ano, Catholic. Okay, kaya sabi, pag sinabi commitment, the act of binding yourself. Sabihin, sinabi ko na ako i-attend lagi, ako na yung magsasabi sa sarili ko doon. At talagang gagawin ko kasi walang ano eh, lalo sa Diyos, walang pipilit sa'yo eh. Well, diba? Kasi wala nang sa pagbayad ng loan, pag hindi ka nagbayad, kulong ka. Pag sa trabaho, pag hindi ka nag-perform, either matanggal ka or marami mong opportunity sa mga oras. So nakabind ka sa material na bagay. Okay? Ganun din naman sa mga anak, di ba? Yung mga anak, pag hindi sumunod, may konsekwensyo, may palo minsan, di ba? Kasi bata pa, yung palaki. Pero yung mga adults na to, hindi na yan pinapalo. No? Imagine si James, sino papalo kay James? Wala na, sabi ka. Yung Johan. Hindi pwede, pero kasi nga, siya yung leader na sa kanila eh. Wala papalo dyan. Kaya yung sa'yo, yung pusang loob mo, ibabalik mo yung sarili mo. Committed ka, no? Intellectually or emotionally, to a course of action. Ano yung gagawin ko? Ano yung commitment ko na gagawin ko? Si James, brother James, kahit anong mangyari, mag-provide siya sa kanyang pamilya, kahit anong mangyari doon, hindi na kailangan sabihan. Pag tinatamad siya, may isip niya, ako, walang nakainin si Jana. Wawa naman. So, pahamon niya, kahit maaga, ano ba? So, dedication, isa yan sa mga synonyms, yung dedication, and then, sa spiritual terms, isa yun sa mga, yung mga related terms yun, sinasabi natin, consecrated. Pag sinabi consecrated, talagang dinibot mo na yung sarili mo doon. For example, kahit sinong Kristiyano, no? Naisip mo may bagay na mali, yung mali, parang gusto mong gawin yung mali. Okay? Pero dahil devoted ka na, sa tinuturo ng Bible, na you keep yourself from the wickedness of this world, okay? Yung mga pag-aaralan natin, nagkabihan mga wickedness, ang dami niya. Yung iba dyan, nasusunod mo, iba, hindi. Okay? So, kaya inaaral natin yan, unti-unti yan, na tanong-tingunan mo, ikaw ang mamimili kung susundin mo. Okay? Napakarami niyan. Ano yung mga bawal sa atin? Again, malamang bawal dito eh. Hindi na kasi pa ako, hindi ka masinari pa ako, luminan eh. Hindi na gina lang, isa lang gina lang. But sana, tigilaw mo yan, okay? Ano yan sa health, diba? Pero lahat yan ay mako-convince tayo habang inaaral natin. At nagko-commit tayo sa salita ng Diyos. Sinabi sa salita ng Diyos, tama bang uminom? Hindi po. Hindi, ba't si Jesus gumawa ng wine? Pero dalas pa rin sa akin eh. Si Jesus niya gumawa ng wine eh. Iba yun. Walang alcohol yun. That is juice. Wine equals juice. Yan. Pag sinabing wine sa Bible, sa King James, depende sa context. Pwedeng alcoholic, pwedeng hindi. Okay, paano nasabi yun? Kasi sabi sa Bible, tapos na sa list nila. Okay, pag sabi niyan,
consecrated ka na. So, saan nga consecrated yan? Depende sa kung saan ka nag-commit. So, commitment ng Kristiyano ngayon, yun ang pag-aaralan natin. Saan tayo dapat committed? And, ano yung dahilan? Doon tayo muna sa dahilan. Okay? Bakit tayo dapat mag-commit? Okay? So, pag sinabing steadfast, sinabi dyan sa pinaka-text natin is 1558. Sabi dyan, therefore, my beloved brethren, basa nyo ba? Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Ano yung steadfast? Dinify niyo ang gano'n. Unmovable, no? Hindi ka matitinag. Pag sinabing steadfast, pag sinabing stead, ano yung stead? Steady, di ba? Pag sinabing fast, okay, isa yun sa definition ng fast, mabilis. Pero pag sinabing fasten, dihigpitan, di ba? Fixed din, ganun din. So, yeah, sabi niya, marked by firm determination resolution, not shakeable, firm. Hindi magalaw. Ito, medyo, kasi may tulong to eh. Kaya nakakita akong mga pulpit, kahit ang toe lang ko, bigat eh. Huh? Unmovable, not able or intended to be moved. Okay, so, tulad nitong padel na, anong gagawin mo pag lumalaw to? Mahirap. Ito, pinaka-post niya dito eh. Anong gagawin mo pag gumalaw yan? So, delikado, di ba? So, may mga bagay ngayon sa ating parang pala tayo, hindi dapat tayo gumagalaw. Okay? Parang yan, ang Bible natin, King James. Pero later, okay na yan, ano, naku, gumalaw ka na. No? Asa, ngayon, ang ating panunturan dito, dapat, ano, may mga rules natin. Siyempre, ang Panginoon lang ang Panginoon, no? Masusundin yung Bible. Eh, dinagdagan ang pastor, marami. Dapat, ako at ang Bible, parang ganun. Hindi, pwede yun. Compromise na yun. Ano pa? Ano madalas? Yung music. Ang music natin dito, ang music po napaka-importante. Oo, napansin nyo na siguro. So, yung music natin dito, hindi natin papasokin yung rock music. Hindi natin slow na, kahit ano ba yan. Hindi natin papasokin dito. Kasi pag nabago ang music, madalas na hindi, susunod na lahat. Susunod na yung preaching, nababaw, susunod na yung Bible, matapos mapapalitan na yung translation, susunod na yung mga damit. Ganoon na yun. Tatakulo tayo, ano? Tapos ako, tayo-tayo na, ano? Sa mga babae, kung maano ng ano, nakakitaan na, ganun yan, sabi. Ako din sa mga natagal na nag-research siya, pagkakadoktong yan. Music muna, babago yung music, i-entertain mo yung sayo-sayo. Tapos, Bible version, magbabago na, and then back name, and then yung mga damit. Okay, ganun. So, dapat unmovable na hindi tayo gagalaw. Kung ano yung pinanindigan natin na tama yun at wala namang mali, huwag mo na gagalawin. Diba? Ba't kayo bababago ng Bible? Mas maganda ba yung sa kanila? Kung mas maganda, magbago tayo. Pero napaka-imposible nun. Kasi matagal nang ginamit yung English, dito nag-last ng revival. At talaga napaka-accurate ito. Ngayon, sinasubukan nilang galawin. Mapakalanapan nila yung New American Standard. Sino yung sabi standard dyan? Diba? Ano nagsabi ng standard, yung nag-set ng standard. At yung King James po ay talagang naging standard kasi ginagamit ng mas malawak. No? Yung mga pinalitan nito, yung Geneva, yung Tyndale. Pagkatapos ng limbag ko, talagang pinalitan na yun. Sabi, hindi natin kailangan yun kasi ito yung standard. Okay? So, ganun din naman sa ito ngayon, yung maraming practice sa church na standard na. For example, Sunday. Bakit Sunday? Yung kasi yun, Sabado dapat, Sabaday. Pumunta lang yung, Sunday kasi ano yun, araw yan. Sinasabado natin yung araw, yung mga ganun pa eh. Mali yun, bakit? Una, nauna na yung pagsamba ng unang araw. Nauna yung worship ng first day of the week kaysa pangalan ng Sunday yan. So yung Sunday, yung pangalan yan, later na lang pumunta. So hindi yung pwede sabihin, mali yun. Okay, napitahin tayo yung confession. Nauna na, first day of the week, nag-worship yung mga Kristiyano. So, hindi pwede sabihin, mali yun. Kasi dahil sa sun, Iba yung nagpangalan ng araw na Sunday, iba yung nag-establish ng first day of the week. Okay, so kaya Sunday tayo, bakit anong mangyari? Ngayon, yung Wednesday, Thursday, pwede magalaw yun. Ano pa, hindi dapat magalaw? Dapat ang kasal, babae, lalaki lang, okay?
Pira no, pag meron pa tayo nagduda, lalaki siya, ba't hindi pwede yun? Abomination yun sa Diyos. Kalokohan yun, malaki, kasukasuka yun. Okay, malaking kalokohan yun. Hindi natin susuportahan kahit kailan, lalabanan natin yan. Okay? Suklam-suklam yan, kahapon, parang si Ate Leti, no? Ay, medyo concerned siya. Siya nag-blot up, eh. Sabi ko, sinapangit yung badin. Sabi sa Bible, lalaki lang o babae, walang third sex, di ba? Eh si, kung may symbol sa CR dyan, di ba? Lalaki, babae. Pag wala kang mapili dyan, di ba? Pagkada lang sa kalsada, di ba? So, like kalokohan po, no? Pero yun, hindi dapat gagalaw yun. Lalaki o babae, wala tayo pa. Ano pa? Mga katotohanan sa kaligtasan, kasi namin faith alone, huwag munang dagdagan. Okay? Mamaya, pag-aaralan din natin yan. Ano ba? Yeah, so, pag-aaralan natin, ano yung mga dahilan, reasons for committed, bakit tayo dapat mag-commit? So, bakit hindi tayo pwedeng as, first show ngayon, next Sunday, hindi na, kasi holiday, kaya may gagawin ako, kailangan kong gawin to, kailangan kong bakasyon, may bisita ako. Okay? Wala bakasyon kami. Papahinga naman ako kasi nagpuwet ako ng Friday, Saturday. Hindi ako pwede na Sunday. Hindi ganun. Pag committed ka, ano na yun, sinet mo na yun. So dati nung bago kasyado ako, ganun din na, ako layo kasi dito kami nakatira. Tapos ang church, nasa Limolo. Napakalayo. So, tatlong beses sa Limolo. So bandang muli, natututo ka kung ano ba yung maimportante sa buhay. Diba? Ano mo mas importante gagawin mo? Kundi makinig na salita ng Diyos kung paano sa makinig na salita ng Diyos. Ano ba yan? Bisita, gimmick, ano ba, laho, tabaho, event tabaho. Ba't ka kukuha ng tabaho, papasa ka ng linggo? Eh, paano yung sales lady? Yun nga, eh, dapat na. Pwede naman gawin yun sa ibang araw. Diba? So maganda nga sa atin ngayon, masyadong komportable. Pwede ka nang kuma. Minsan, ginagawa namin, pero madalas hindi. Pagkatapos ng church, grocery, uwi. Pero babalik ka pa rin. Diba? Kasi nga, alam mo na importante kung saan ka nag-commit at sa atin ang commitment natin sa Panginoon, general, di ba? So, kung gusto nyo gawin natin, ay mamaya makikita natin yun. So, kung nag-commit ka dun, eh, huwag ka na pa. Kasi, yung commitment, okay. Number one, bakit? Bakit tayo mag-commit dapat sa Panginoon? Kasi dapat maging fix tayo. No? Sunday. House of God. Preaching of the Word of God, makikinig ako, mag-aaral ako, kahit anong mangyayari. Bisita ako, next time ka na lang, gusto, sumama ka sa akin. Okay. Nako, gimmick ng Sabado, hindi ako pwede. Kaya, hindi ako makagising niya. Okay? At pag sa tubaw, aga natin, di ba? So, dahil may commitment tayo. So, dapat sa church, may commitment tayo. Number one, sabi dito, dahil tayo dapat may commitment na matindi sa Panginoon. So number one, nabanggit dyan kanina, nabasa natin sa verse 2, sabi dyan, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached to you, unless ye have believed in vain. So yung sabihin nito, kaligtasan, ligtas ka na, no, wala ka nang iisipin dapat, na insecure ka pa sa buhay mo. Tama ba? Ligtas ka na eh. Sabihin, ang Diyos mismo nag-commit sa'yo, sabi niya, I will raise him up in the last day. Commitment niya sa'yo. Pagligtas ka, anak ka niya, niligtas ka niya sa end of days. At kung kayo na ka mapatay. No? So, nag-commit ako dati, pero magagawin ko ba yun? Hindi siya mag-iisip. Bubuhayin kayo magmuli. Okay? So, that is salvation. So, kung saved ka na, ano ba, saan ka may insecure? Kanina, nakahapon, nag-ganda na. Pagkakito ko na, sabi yun, naiyak-iyak pa siya ni Ellen. Kasi nga, nangyayalize niya eh. Nung una, ganda ng response niya. Eh, medyo high blood daw yung tao. Pero nakita niya ako nga, siya yung iyak resented eh. Tumasagot at nag-agree. Kasi totoo naman talaga, parang pag-privilege niya, iba, no? So, ngayon kung, tsaka plus, medyo matandaan na rin siya. Ngayon, sa ating mga bata, kasi sa mga bata ito eh. Kasi dito kayo nag-build ng commitment para sa man. Sa tayo pupunta pag Sunday, sa tayo pupunta pag may third service. Lagi yan. Pag may mag-iayaya sa'yo, alanganin. Bakit naman,
Bakit naman ganito? Sabi, may Bible study pa sa office. Minsan, ganito din. Madalas, maubos kami pag ganitong season. Gigimik yung iba. Oh, may Bible study. Wala nang pupunta dyan. Itong dalawa na namin. Kung isa, kamang dalawa lang. Tapos, wala na. So, ganito din sa church. Sana. No? Kasi wala ka ng ibang matutok. Tsaka matututo sa YouTube. Pwede rin. Pero hindi, wala akong commitment doon. Kasi YouTube, pwede mong anytime balikan. Tsaka hindi ka nang nakikita. Diba? Walang commitment. Wala yung relationship na matutupin na siya. Sabi natin, bakit wala si Jerome? Bakit wala si ating Charlie? So, may commitment ka rin sa ibang tao. Hahanapin ka ng ibang tao. Pag talaga nag-commit ka sa church, at ang church is a congregation. Kung magkakilala tayo dito, hindi tayo parang yung iba lang, hindi magkakilala, dami-dami nyo. Tapos, praise the Lord ka sa ano, bandang pag-uwi mo, iba na ginagawa mo. Diba? Pag church na ganito, magkakilala tayo. Kung baka ito, pinag-pray nyo yung mga bata sana, no? Na ito. Kaya, yun ang maganda sa paglumahan ka sa church, eh. Wala tayo naman. Okay, okay? So, ganun sa amin, kaya nag-carisin ako sa church. Alam mo yung mga elders niya, meeting ng kanyan. Meeting ng kanyan mga yan. Dahil naano rin ang pastor na may stop din. Pag-pray natin yung mga kabataan natin. Na ngayon, okay natin niya kasi wala silang choice eh. Dahil itong mga lalaki, matigas ang lalaki. Kung tumanda yan, nagkakaroon ng isip yan, ay, bakit ba ako punta dyan? Nakasawa na nga ako dyan eh. Wala ka pa pata magsawa. Magsawa ka man, kaya kayo yung tuto natin. Commitment eh, commitment yun. Sama ka na, ano ngayon? Feeling lang yan. Ang what matters is yung committed ka doon, yung feeling mo, yung overcome mo yan ang action mo. At madalas ay hindi, pinagpapala ka nga pag in-overcome mo yung feeling mo. Nanaig sa'yo yung commitment mo sa Panginoon. Alam mo, ikaw ay kahit marami ka nang alam, sino marami alam ka dito? Diba? Kaya si Brother James, marami nang alam yun eh. Pero ang iniisip niya, ibang alam naman niya. No? Ganda lang patutungan niya ng Kaiser Alex eh. Kasi nga, sabi niya, naramdaman namin, hindi yung pipilit eh. Parang nagsasabi yung pipilit eh. Diba? Pero pinapasok niya, kala pinipilit, pinipilit, tinuturo. Okay? At yung tao ngayon na tinuturoan, siya yung mag-respond, positive or negative or ganyan. Diba? Ah, ang church mga ako, maniniwala ba ako ng King James talaga? Kung paliwalag yung parang ito ng araw, ilang oras, pag na-convince ka rin yung tama, ikaw pa rin magpapasya, di ba? Ikaw pa rin, no? Yan, tinanggap ni Mary, hintay ang Panginoon, kaligtasan. Later, yung nag-soul winning kami doon sa Quezon City, mga babae, oh, nag-share din ang word of God. Tuwa ako, kala ko mga Kristiyano, nilapitan ko, ano yung church kayo? Ay, ano kami? Kasi na-share lang ko pala, ano yung nakasalun mo natin. Mother of God kami. Ano, Mother of God? Mother of God. Ang kinuhaan nila, parang yung religion nila, naniniwala na may Father, God the Father, mayroon din God the Mother. So, punto yun. No? So, asipag nila doon, pero mali yung tinuturo sa kanila, tinuturo nila. So, kaya dapat yung commitment natin sa tamang commitment, sa tamang tao, sa tamang Diyos. Okay? Pwede tayo mag-commit sa tao? Pwede din. Pwede sabi sa asawa mo, mag-commit ka. Sa anak mo, mag-commit ka. Sa magulang mo, mag-commit ka. Si Day, anong commitment mo sa magulang mo? Tapos muna, bago mag-asawa. Inulaan ko lang. Pero madalas gano'n, di ba? Kasi pinag-aaral ka, di ba? Ano kayo? So, yung mga si Claire, anong commitment sa magulang? Meron ba? Naisip mo ba lang? Sana ganun din. Yung, kasi madalas ganun. Si Pia, may commitment ka ba sa magulang mo? Gano'n lang mabuti. Gano'n mabuti? Kailangan top. Ano yung top ka ba? Ano yung top? With honors. Ang ganda, di ba? Pero alam nyo, hindi ano yun eh, alam nyo yung pagtatabaw, tsaka pag, yun nga, anong top dapat? Iba-iba tayo eh. Yung pinag-aralan mo, iba talaga yung capacity ng ibang tao. So, madalas, ang mga commitment mo, hindi gano'n, commitment ko maging top 1, hindi mo alam.
Di mo alam, baka may pumasok na yung bagong studyante. So dati, tapuan ko ng ilang taon, eh may pumasok na matalino. Ang iagawa natin, di ba? So ang commitment na sinasabi natin, yung mga specific na kaya nating abutin. So sa mga kaya, nabanggit ko ito yan, Jackie Claire, madalas, pagbabae, asa rin kasi yung lalaki, no? Ang tapos mo na pag-aaral, di ba? Kasi pag hindi mo natapos yung pag-aaral mo, ulit-ulit lang, yan na pag-aasawa, ano yan, yung mga adults yan, problema yan eh. Alam nyo ba yun, nakikita nyo? Sa mga showbiz, di ba? Mga kapitbahay nyo. Diba, ilan ang kilala mong hindi nakapagtapos dahil sa inisawa maagal? Ah, ang dami, di ba? Hindi mo na kailangan bilhan eh. Basta parang ano ba yun sa inyo? Parang sa ibang tao, noong man na yun. Ako sa amin sa batch namin kasi section mo kami. Isa lang naman. Pero lungkot na lungkot din kami nyo kasi pero nakatapos naman ng high school pero parang high school pa lang may boyfriend na. Parang ano nila, parang tagasundo niya sa school. So medyo malungkot kami yung section mo kami. Parang siyempre medyo mataas yung expectation. Pero okay naman ang gabi na okay naman siya. Pero still, better di ba na hindi ka magbadali. Kasi mas madalas sa hindi pag ang kabataan na ano dyan, na hook dyan. Madalas sa hindi, mag-iba yung takbo ng utak. Hindi ka makapag-focus sa dapat mag-focus. So dapat pag-focus sa mga single. Sa Panginoon, actually, yun sabi ni Paul. Diba? Yung sabi ni Paul, single ka ngayon, okay, mag-play ka ng mga pangasawa. Kaya mag-focus ka na mag-focus sa Panginoon. Ay, hindi. Hindi na ako makapag-asawa. Saan sabi sa'yo? Diba? Yung ba, marami siya dyan nakakita, diba? Kasi pareho silang committed sa Panginoon. So, mas magaling yung pagpaplano nyo, di ba? Tapos, andun yung suporta ng pastor, andun yung suporta ng church. Oo, saya no. Okay? Okay, so when you're saved, dapat committed ka na. Committed ka dapat sa mga bagay na kami. Actually, buta tayo. So, because of the Lord God our Savior, sa verse 6, sa verse 3. Verse 3 to... Actually, hanggang ano yan? Because of our God, our Savior, sabi dyan is verse 3. Well, for I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to Scripture. So hindi basta yung commitment ng mga Kristiyano, ito ah, sa bakit ka madalas nagpo-commit sa work. Madalas yan. Kasi laki lang work na rin ako. Madalas yan, pagbagong-bago yan, talagang community dyan, maaga, no? Tapos lahat, sir, ma'am, ganyan. Pag mag-re-resign na yan, di ba, meron, sisira kayo, ito yung hindi ka gusto dito, ito yung hindi. So wala nang commitment na ubos yung commitment. Kasi nga, ang kaya tayo nagtatrabaho, madalas sa hindi, dahil sa pera, di ba? Hindi naman yan masama, eh. Yan ang totoo. Okay, at may hangganan yung commitment mo. Pag hindi na kayang bigay yung gusto mo, gagawin nyo na yan, o ayaw mo na sa company, kung ano man yan. Okay, andun lang kasi yun. Ngayon, yung commitment natin sa Panginoon, saan magtatapos yun? Ano ba ginawa niya sa atin? Na, binabayaran pa niya tayo na ano, blessing, na pag ayaw mo ng blessing, ayaw mo na sa kanya, ganun ba yun? Hindi, namatay siya para sa'yo. Diba yun yun, kaya kaligtas kayo, kung ligtas ka, okay, may time na ayaw niya na eh, parang ayaw niya eh. Kaya, alam niyo yun, sa Garden of Gethsemane, nag-pray siya. Sabi nung kanyang kalooban, yung pagkatao niya kasi, papatayin ako, wala naman ginawang masama. It's unfair, diba? Tapos papahirapan ako, hindi basta-bastang pahirap. Anong gagawin pahirap? Duduraan, papahiyain, ano ba? Sasapakin, papaluin, hanggang dumalak yung dugo. Tapos, pagbubuhatin ang kurs, ipapako, pag pinakos sa kurs, yun napakasakit. Okay? Napakasakit nun, sa lungs daw, sa lahat ng katawan mo. Napakasakit. Okay, pakibunod na lang mo. Yan. So, yun. So, dahil sa Panginoon, ang commitment natin, hindi dapat limitado. Kasi sabi natin dito, pwede tayo mag-commit sa kanya ng sagad-sagad.
Dahil hindi naman sweldo lang ang ating dahilan, bakit tayo nag-uusap? Namatay siya para sa atin, okay? So, hindi tayo magtatapos sa number 3. Sa verse 4 and 5, at sa'yo, nagsimula yan sa... sa 4, sabi dyan. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. So, bakit tayo dapat mag-commit? Kasi yung commitment natin based sa scripture. Okay? Ito yung isa pang nakakamanghang bagay, no? Nung ako ay nag-umpisa kayo, katulad nyo. Ngayon, mayroon pala kayo nag-aaral, di ba? Isa, parang iisip ko pa, totoo ba ito? Natapag ba ganun? Hindi naman natapag masyado? Totoo ba yun? Gano'n ba ka totoo ito? Ganun? So, nandun pa lang kayo, di ba? So, pero nung nag-aaral ako ng scripture, nung nakikita ko na hindi pwede maging hindi totoo ito. Kasi nung paunang panahon pala, sinabi na ito, mga bagay na ito, at hindi pwedeng pikiin ito. May yung mga thesis eh. No? Paano magiging hindi totoo si Jesus kung natupad sa kanya lahat ng prophecy? Ano yung mga prophecy na hindi pwede gayaan? Siyempre, virgin birth. Yung parang hirap na nun. Ano yung prophecy dito sa Psalms 22? Napakarami. Walang walang nasira sa kanyang mga buto, ano pa, after 3 days, he will rise again, ano pa, tinusok sa tangiliran, yung kanyang damit ay pinagsugalan, lahat yung tinapisay eh. So, paano matupad yun sa isang tao, napakalabo. At even daw, yun ang problema ng mga Hudyo na nagre-reject sa kanya. Yung mga Hudyo, di ba? Yung mga Hudyo. So, ngayon, meron parang Israel, di ba, ngayon? So, sinusunod pa nila i-disprove yan, hindi nila magawa. At ang ginagawa na lang na, parang ma-disprove, parang yung ibang tao doon, yung reject lang nila na walang dahilan. Ah, basta wala doon, yung wala doon. Pero wala silang, uy, mali ngayon kasi nakita mo yun, di ba? Yung sa day niya, di ba? Hindi sila niniwala sa New Testament. Sa Old Testament, na sinasabi nila, scripture nila, mayroon din mga patutuwa yung Psalms 53. So, pinang maganda na sa Daniel, medyo lumalim tayo. Sa Daniel, tinapisay na mayroong isang darating, ito na si Jesus, yung pinakahuling hari. At paano mangyari yun? Una, darating yung isang empire, then yung pangalawa, then yung pangatlo. And then, sabi doon sa Daniel is, i-desecrate yung temple, okay? And then, ang mangyari doon is, yun nga, hihinto na yung kingdom, okay? So, wala na, hindi na magpapatuloy yung kaharian dahil dumating na yung Messiah. So, hindi nila mapatunayan na mali yun. At ang ginagawa nila, kasi sumakto talaga yung mga bilang ng kingdom na yun. From Assyria, to Babylonia, to the Greek, and the Romans, sumakto yun. At pagkatapos ng Romans, ay natapos na yung sacrifices, sumakto yun kay Jesus. Okay? So, ako rin to the scriptures, isa pa, ito, nung bagong Kristiyano ko, gusto ko rin itanggi yung mga ibang bagay dito eh. Katulad nung isang pang gusto kong tanggi, yung magbibigay. Kailangan kang magbigay sa church. So, syempre, gusto mo itanggi yun, baka may ilusot dyan. Diba? Kasi katulad nyo, baka iniisip nyo, gano'n na, diba? Kaya ayoko dyan, kasi may ano dyan, bigayan dyan. No? Nakita ko yung bigayan sa likod. Eh. Buti nga, nasa likod eh. Alam nyo ba yung iba, nasa harapan eh. Eh, kita ko sa Facebook, yung nasa harapan eh. Pero yung sabi, parang dali. Ikaw, yung pulpit, yung Bible, at yung opening play. Anyway. Okay, kasi nga, no, importante rin naman yun, no? So, iniisip natin ngayon, baka hindi naman ganun. Okay? Hindi naman kaya. So, may mga pagdududa ako ng dati. So, nilalabanan ko yun, pero dahil ang commitment ko sa Panginoon, sabi ko, tinanggap ko sa Panginoon, hindi naman si church. Anytime, pwede kang lumipat ng church. Pero kung tinanggap mo ang Panginoon, doon ka, yun, kung ano sinasabi niya, ano ba yung nararapat mong gawin sa buhay mo, di ba? So, okay lang bang lumipat ulit ako ng Katolik, kunwari, o mag-Muslim ako. Kung tinanggap mo ang Panginoon, tapos ayon sa kanyang turo yun, hindi gawin mo, kasi ganun ba? I believe, hindi. Hindi yung pwede, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na kanya-kanya lang. Oh. Gusto ko kung sumo ba kay Buddha today? Alam ka, sabi niya, for there is none other name given among men under heaven whereby we must be saved. Ang pangalan Jesus lang, isa lang, exclusive yun. Okay? Kaya, balik tayo sa scripture. So, yung scripture, ako personally, kasi paya, uuwi na tayo ngayon.
Ito kaya mga sinabi sa preacher ngayon, titingnan mo yung Bible. Kung kinukonfig ka ng Bible na mali ito, hindi malis ka. Pero kung kinukonfig ka ng Bible na salita ng Diyos na yung piniplish dito tama, hindi magstay ka. Ganun lang kasimple. So nung baguhan ako ng ganun, nabasahin ko, ah, boring na mga kwento. Bakit mo babasahin ang isang kwento na sinulat ng mga matandang kumpeta?